So magandang hapon po sa lahat, lalo na kay Lord. Ibabahagi ko lang po yung po mga magagandang bagay na ginagawa ng Diyos. Natatanda ko po sa mga discipleship ng Lingkod ng Diyos, Apostol. Lagi po narinig yun kapag nagpapamiting po siya sa mga leader sa Kamyas, tapos sa bahay po ni Ate Jury, and then hanggang sa... Basta lagi po narinig na ang mandate na talagang pinapagawa sa kanya ng Diyos para makapunta ng maraming kaluluwa at mabilis ang paglaganap ng salita ng Diyos at ang paglaki ng kingdom, maraming paligtas. Narinig ko, iba may t-shirt tayo, may pray, yan, iba po, tapos yung mga tarpulin. Ang isang narinig ko sa Lingkod ng Diyos, yung gusto niya, yung bawat street, bawat bahay, bawat kanto, pati sa mga sasakyan, so dikitan ng mga gawain ng Panginoon. Lagi ko narinig sa Lingkod ng Diyos yun. Answer prayer na ang Panginoon, ang Lingkod ng Diyos, answer prayer na po siya. Kasi meron tayong kapatiran po sa Bigba. Yun nga po yung kinento ko sa inyo na nabubusan tayo ng trucks. Ang ginawa niya, nagpa-computer siya, meron po siya ginayang ano. Tapos sa likod, yung ating service doon sa Bigba. And then yung ating cable TV program. And then yung sa website, lahat po. Ngayon po, alam niyo po ba? Another na naman po, nagpagawa po siya yung tinitikim po bawat street. Siya mismo nagpapagawa sa sarili niyang pera. Tapos, kapag nag-house-to-house siya sila o kami, humingi siya ng permit sa mga bahay kung pwede siyang dikitan. Hello? Kikinig po ba tayo? So, ang nakalagay po doon, hindi lang ang gawain sa Gimba, lahat ng gawain sa OJF. So, dinidikit po yun. Ngayon po, nga po sinasabi namin yung logo na bilog, yung logo natin na yan po. Nag-umpisa na po kami na lahat ng may tricycle, tapos sasakyan, nilalagyan na po natin ang logo ng Kingdom of Jesus. Palapag tayo sa Panginoon. Tapos, ito po nakakaganda, meron yung mga kamag-anak po ni Pastor Michael, binigyan po niya yung may mga sasakyan. Gusto-gusto po nila kasi hindi po nila tinanggihan. Sabi nila, blessing daw po yun at naniniwala sila. So, pati sasakyan nila, nilagyan po nila. Amen? So, yung kapatid na natin sa Gimba na yun, nga po yung pangarap ng Lingkod ng Diyos na bawat street, bawat tindahan, bawat meron pong poste, bawat pinupuntahan bahay, dinidikitan na po niya ng KOJF ng Kingdom of Jesus. Amen? Yeah. Naunawain po ba? Yeah. So, sama lang natin sa panalangin talagang hindi, sabi nga ni Pastor Arawan, yung pangako ng Diyos, alam natin, alam po po, yun ang pangungusap ng Diyos sa Lingkod niya, yun ang isang mandate. At iba po nagpatutuwa ako, nung February 1, nandito po kami, February 2, yun nga po yung magpapa-house blessing, na tapos birthday, sabay-sabay po wedding. Akala ko po, yung pamilya lang po nung ni Sister Leia, na galing Japan at Hong Kong, may ako pala yung mga asawa. So nagtugong po yung ilong namin ni Pastor Michael, kasama si Pastora Dali. Amen. Pero praise God, nakaraos po kami. Ngayon, talaga inupang po namin sila, tapos nagpadala po ako ng maraming DVD sa kay Sister Ami at kay Sister Marlene. Yung Marlene sa Japan, yung isa sa Hong Kong. Alam niyo po, nakausap po yung kapatid. Tapos na Facebook po namin, in-unfriend na po kami ni Sister Ami. Sabi niya po, kasi ako na nagbukas po si Pastor Michael sa Facebook, si May Tang, ang apelido niya po yung napangasawa ay Tang. Sabi niya, salamat, napibless ako sa preacher ninyo, ang si Pastor Ricky, ang ganda ng kanyang mga DVD. Nakarating na po ng Hong Kong. Palapakan natin sa Hong Kong. Actually po,
sila po ay ibang church. Pero alam niyo po yung mga kapatid niya, natatwa ko pala mga kapatid ni Sister Leia, lalo na si Sister Leia pala, siya po ay 6 years na po nag-backslide. So isang araw nga, nadala siya sa KODF. At tapos yung nanggaling sa Japan, backslide din sila. So yung taga-Japan din po, pinadalang ko din po ng DVD. Ngayon po, nakikipag-ano na po siya sa ating ng Facebook. So, kailangan po, papasa po na namin. Kailangan po na po kay Pastor Ricky. So, kailangan po, sama natin sa prayer po. Dahil, yung DVD na yun, hindi ako talaga sa Panginoon. Sabi ko, yun ang pangarap. Unang pangarap ng Diyos yun. Yun ang pangarap ng Panginoon sa buhay ng lingkod ng Diyos. At sabi ko, Lord, kahit mawala pa ako sa ibang bansa, yung mga pinadala ko na mga DVD ko, ito po ay, ito na yung formulas na pandig at pangako ko sa iyong lingkod. Amen? Sama natin sa prayer, susuporta po siya sa KODM. Amen! Natin na lang po yung sa Japan, pero sabi ng kapatid ni Sister Leia, nadala po niya yung DVD. Ngayon po, may aalis na naman po ng Taiwan at pinadadalan din po namin ng DPD. Double time na po ang ginagawa namin ni Pastor Michael. Hindi po namin sinasayang yun kasi kung titignan po namin talagang mas kailangan po ang lingkod ng Diyos by DPD, by Facebook talagang maging friend ang KOJR talaga kasi kaya nga tama ang lingkod ng Diyos, lahat ng kamag-anak ay dapat yan na natin yung i-post yung mga ano ng Facebook, YouTube, yan. Kasi para mabilis. Ngayon po, may gawain na po tayo sa Pangasinan, sa, ano ba yan? Rosales, Pangasinan. Tapos, ipanalangin din po ninyo, kasi yung sister, yung kapatid po ng kauko na yon, para baka po tayo makarating po ng Bacoor, Cavite, and Imus, Cavite po, kasi nagpapabisita po. So, mga kapatid, tama pa ang prophecy. Tama po yung tayo na ng kingdom. Amen? Amen. Tayo na po talaga. Talagang hindi na po namin, sa totoo po, mga kapatid, talagang tama yung nakita ko po yung mga blessings sa mga taga sa kingdom talagang bumubuhos. Yan, ako ay nag-share po doon sa nag-share po nga ako sa pamilya Dumayas at pamilya Domingo, yung nakapag-asawa ng taga-Japan at taga-Hong Kong. Bagamat nagdugo ang ilong, pero sabi nga po nung asawa doon po nung yung taga-Hong Kong, nahirapan doon po sila sa amin. Akala ko kami ang nahihirapan. Pero praise God! Kaya harap pala talaga tayo sa malalaking tao sa iba't ibang lugar. Sa mga tao, iba-ibang lingwahe, iba-ibang ano na tama ang ano ni Pastor Rohan. Sa kaparaanan ng Diyos, siya ang magbubukas at bukas na nga. Amen! Yeah. Yun po, pinapatotoo ko po, ngayon po, yung logo, yung pangarap ng lingkod ng Diyos na dinidikit po sa ano, so sabi ko sa mga taga-Rabiao, tularan na yun, gayahin na. So si Pastora Rose, i-a-apply na po. Mabilis po yun. Tapos yung mga logo, bawat bahay, bawat sasakyan, logo ng KOJ, pati gawain, ilagay na po. Tama yung script. Digitan. Sa sarili pong pera, inaano po ng ating mga kapatiran po ngayon. Amen po? Kaya salamat po sa Panginoon. Katuparan, kaganapan, at totoo ang pangako ng Diyos, talagang tinutupad niya po. At eto pa po, hindi ko po kayo tinatakot, natupad ang mga prophecy ng lingkod ng Diyos na warning na mapapahamak. Asahin na mapahamak. Sa lingkod ng Diyos, magkakasakit kapag hindi tumugon. Yung sakit na pinapatinding sakit, tama? Amen. So meron isang kapatiran na tinatawag siyang pastor. Hanggang ngayon hindi pa siya tumutugon. Sumasama siya sa gawain, nakakatuwang sa pagdadrive,
Pero yung pagiging pastor, hindi niya nilalagyan. So isang araw po siya po ay na-aksidente. So, na-aksidente po ang panya ngayon. Dapat nga po kasama namin ngayon. So hindi niya po, hindi siya nakasama. Tapos, isang kapatiran po natin na before, nagpapakap po to, before na siya ay pumunta ng abroad, unang-una siya na born again. Tinatawag siyang magkagawa, worship leader ng Keojel ng Pampanga, tumakas ng abroad. Alam niyo po, sabi niya doon sa kapatid niya, humingi siya ng panalangin, bigla siya nagkaroon ng bukol sa likod. Amen? So, hindi tayo natutuwa, pero warning yun para sa mga ayaw tumugon sa panawagan ng Diyos. Warning yun sa ayaw magtiwala at maniwala sa lingkod ng Diyos, sa lahat ng sinasabi ng lingkod ng Diyos at sa lahat ng mga pangangaral turo dito sa KOJF. So, meron siya po yan, taga-Pampanga. So, ako hindi po ako natutuwa. Hindi po ako natutuwa. Nalulungkot po ako. Pero yun po ang prophecy. Ako, di ba prophecy ko po? Paniwalaan, pakinggan, sumunod sa lahat ng sinasabi ng lingkod ng Diyos, sa Apostol Ricardo de Carillo, sapagat mula sa akin yun. Kapag hindi tumugon, hindi sumunod, hindi pinakinggan, mapapahama. At di ba ang prophecy ng lingkod ng Diyos? Matinding sakit at karamdaman. Amen? So, sa akin po, inaano sa akin ng Panginoon, bakit hindi po tayo tumugon? Gusto pa bang dumating sa atin ang palo ng Diyos? Eh, panahon ng blessing, hindi panahon ng palo. Amen? Panahon ng promotion, hindi panahon ng pagbagsak. So, panahon na po natin tumugon sapagkat panahon na ng pagtaas at pagyaman at paglaki, paglawak ng Kingdom of Jesus Fellowship. Salamat po, God bless po sa inyong